maganda. Masarap pala. Masarap po. Pag iyan in merong sa handaan, special ka po niyan. Pag pinaghanda ka po ng taga Bulacan ng ganyan, special ka po sa kanila. At saka isa pa po, yung po bang yung burong bangga. Ang sarap din po niyan sa pirito. Ako po, hindi nawawalan kami ng burong mangga. Palagi po kami may burong mangga. Ang sarap po niyan. Burong mangga, lagyan mo ng konti lang naman pong patis. Hindi naman po. Pero kahit naman po walang patis, okay rin po yan eh. Nakakagana po yan. Mas magana. Pero atsara po is okay. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, yung burong mangga, ang sarap po niyan. Talaga naman, sa pirito. Oo. Lalo't mainit ang pirito. Ay, nako. Yan, masarap po yan. At saka nga po yung burong kanin. Nako, sarap po talaga yan. Nakakamay po ako talaga yan. Nagkakamay po ako para lang dyan. Yun. Yun, makikita mo po ako nakakamay. Yan po ang aking masasabi sa inyo. Basta binigyan kayo at pinaghandaan kayo sa Bulacan ng ganyan. Special ka po sa kanila. Kaya lang po, yung iba, hindi nila na-appreciate yun. Napapangitan po sila na ewan ko po sa kanila. Hindi ko maintindihan. Ewan ko po. Basta ako, nasasarapan doon. Kasi po, maasim-asim. Tapos kulay pula. Ayaw po nilang kainin. Kasi nga po, kanin. Kung ano-ano po iniisip nila kasi pag po kasi kumakain sila niya. Kasi po, mga inihaw yan. Mga ihaw na ganito, ihaw na ganyan. Iyan po kasi yan. Kaya, ang sarap po niyan pag mga inihaw. Yun. Lalo po sa dalag. Pero isa pa pong masarap sa dalag na sausawan, yung po bang tamarin, yung sampalok, ilaga po nyo. Pagkatapos po, yung pinaka, siyempre po, babalatan ninyo, ilalaga nyo, lalagyan nyo ng patis. Yun po, pwede rin po sausawan yun. Ang sarap din po nun. Yun lang po yun. No? Ay, ato po. Ay, Miss Treasure, mabuti po at wala, alam mo po, at wala sa program mo si Lollipop. Puro po, di po kayo bagay magka-tandem. Dapat po, kasama mo po, disente, hindi maharot na bakla. Wala din po siyang magandang payo. Wala po ako masabi doon, kasi, hindi ko na, alam mo po, hindi ko na po pinapansin yung mga taong ganun eh. Mga tao po kasing ganyan, walang kwenta po sa akin. Hindi ko po iniintindi yung ganyang katangahan, hindi ko iniintindi yung ganyang, kung wala po talaga akong natututunan, kundi puro kaharutan, kabaklaan, kaya tama po yon na hindi totoo, hindi maganda na kasama ko siya dito, at hindi disente, dapat disente. Eto pa po, Miss Treasure, si Lollipop po, matagal ko na yung kasama. Pag wala kang binigay sa kanya, galit yan sa'yo. Mukhang pera yan at sinungaling. Nakakainis po yan. Tama po yung ginawa mo na alisin siya sa programa mo. Yun nga po, tinanggal ko po talaga. Kasi po, masyado pong mapagmataas. Ayoko po ng taong ganon. Sabi po siya ng sabi ng mercy and compassion, hindi naman po niya naiintindihan ang ibig sabihin ng mercy and compassion. English po kasi yun, kaya hindi niya naiintindihan yung ibig sabihin nun. Hindi po niya naiintindihan ang ibig sabihin ng mercy, hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng compassion. Salita siya ng salita, hindi naman po niya naiintindihan. Kaya, ala po akong pakiala, alam mo po, hindi ko na po iniintindi yun, kasi po kahit naman po siya wala rito, magtatakbo programa ko eh. Hindi naman po ako tatanga-tanga. Alam ko po yung gagawin ko, at alam ko po talaga ang gagawin ko, at alam ko ang sasabihin ko, at alam ko rin po na wala siyang natututunan, kundi lang po magtitili. Yun lang po. Salamat po, at naiintindihan nyo ko, at nagagandahan kayo sa aking program na disente. Thank you. Ganito naman po ako talaga. Kaya lang po talaga, nakuwan lang ako sa kanya. Nakuha ko lang po kasi siya dahil nasa bahay lang po siya. Paminsan-minsan lang po siyang umaalis.
eh may nagkwento po sa akin na ganon. Kaya, syempre, eh okay lang naman po sa akin yon. Ganon. Eto pa, Miss Treasure, tama po ang ginawa mo kay Lollipop na alisin mo program. Wala po siyang alam kundi tumili. Nang tumili, wala po kaming natututunan sa kanya. Hindi na lang po kami kumikibo kasi po katande mo. Kala ko po ikaw ang may gusto. Hindi ko po kagustuhan 'yon na siya kuwan kasi po alam ko naman po 'yon na wala naman po akong matututunan sa kanya. Pero minsan po kasi sobra-sobra na, minsan bastos na, ang pangit. Minsan kahit nasa sasakyan, ang pangit, tatawagin ka ng ganito, ganito. Ang pangit naman po ng mga ganong katawagan, ng kabaklaan. Hindi naman po ako bakla na para minsan po natatawa na lang yung mga kasabay namin, kasakay namin, ang tagal, ang lakas ng bibig, hindi naman po ako sanay ng ganon. Nakikisakay na lang po ako sa kanya. Pero pag po kasi sobra na, talagang kahit naman po ang salop, hindi po ba pag ang salop sobra na, kinakahig. Ganun po siya. Hindi ko na po kaya na tiisin yung kanyang ugali. Bakla, wala tayong magagawa. Yan eh, bakla. Wala po tayong magagawa. Kaya pinapakisamahan ko na lang po, wala po talagang mangyayari. Ganun po talaga ang ugali niya. Kaya ako naman po, hindi ako natatakot na sagutin ko yung mga sagot ninyo. Kasi po, wala po akong kasalanan. Wala po akong alam dyan sa kanya na yan. Kasi po, ala talaga akong natutunan. Tama po kayo. Wala akong natututunan. Wala kayong matututunan sa ganyang klaseng bakla. Ganun po yon. Ano matututunan mo sa kanya? O, wala naman siyang inaral. Wala naman siyang kuwan. Kaya ganun lang po. Yon. Puro kakuwanan. Tama po yon. Thank you, thank you, thank you. Miss Treasure, ano ba? Dapat po ang katande mo, Miss Treasure, yung matalino din at disente. Wag ka pong kumuha ng tatanga-tanga na walang alam kundi tumili at sumigaw. Ay opo, wag kayong mag-alala. Kaya nga po ako'y natatagalan na humanap ng kapartner ko o katandem ko. Gusto ko po ay yung matalino at disente. Ayoko po kasi ng bastos, ayoko po ng tatanga-tanga kasi wala po akong natututunan. Pag ang tao po, wala akong natututunan, wala po akong utang na loob. Gusto ko po kasi may natututunan ako sa tao. At saka ang tao po, pag ala akong natututunan, hindi ko po pinagkakausap. Wala po akong natututunan magiging, baka kay maging katulad niya at mahawa ako sa kanya. Kaya okay po at thank you, thank you, thank you sa inyo. Mag-music po muna tayo. Something that everybody needs.
stressed out, it's just me for dawn. There's one thing I want you to do, especially for me, and it's something that everybody needs. Each night before you go to bed, my baby, yeah, whisper a little prayer for me, my baby. To the one I love. Hi! Babalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 3:45. Sana po ay malaman nyo yung aming website, no? Palagi ko po yan sinasabi sa inyo, yung website namin. Kakampi Mix, hindi ko maintindihan, .com, kakampi, yung ano ba yan? At saka www.usstream.tv.channel.kakampi. Ang number po namin is 8656 at saka 76, di ko kasi maintindihan, 7883607. Ayan, ganyan dapat pala, 5538656 and then 7883607. Iyan po yung aming landline. Pasensya na po kayo kasi po hindi ko na nakikita, no? At saka kung gusto po niyo akong i-text sa aking FB, Pat April lang po. Kaya madali lang po 'yon. Kaya iyan lang po ang aking ginawa. Meron pa po akong FB, kaya lang po para po lang niyo madaling mapag iyan po ang aking public na kuwan para makikita agad niyo ako, no? Ito po. Galing po ito kay Carl ng Pangasinan. Tinatanong po niya sa akin na, Miss Treasure, yung mga nails ko po, isa-isang namamatay. May sakit po ba ako? Alam mo po, yung nails mo po kasi, kung isa-isa po kamong namamatay, kasi po yan, may punggos. May punggos po yan, may sakit, opo, may sakit ka po. Yung punggos po kasi yan, yung po kasing, di wari po, pag yung namamatay yan, di po umaangat po yan. Di po ba matatanggal yung buong kuko mo, natatanggal, di po ba natira na lang yung pinakailalim. O, may, pa-check up mo po yan at meron po kasing kuha na fungus. At saka isa pa po, yung po kasing goiter, tinatanong din po nyo, lumalaki ang aking mata. May goiter po ako, lumalaki ang mata ko.
Opo. Yung goiter po kasi, lumalaki po kasi ang mata. Yung po bang umuusli ang mata mo? At saka isa pa po, nanginginig ka po, yan po kasi ang sign na may goiter. Pag po kasi ang goiter mo nasa, yun po ba, hindi ba dito, nakikita mo, hindi ka po makalulon, mahirap lumulon. Ganun po yon. At saka isa pa po, yung pag ginanon mo po yung iyong kamay, yun po bang gumaganon, nanginginig ka po. Di po ba? Yun, yun ang sign ng goiter. At saka po pwede naman po yung magamot eh. Yung radiation po, may kamahalan nga lang po, hindi ka naiinom ng gamot, kaya lang po may kamahalan. Siguro po kasi yon, kasi nagkaganyan po ako eh. Nagkaroon po ako ng goiter. Kaya nasasabi ko po na kuwan. Uminom, nagkuwan din po ako ng radiation. Nagkuwan po ako ng ganyan, siguro po yung goiter ko, ng aking magka-goiter, siguro po nakapanganak na ako nung bunso ko. Ay hindi po pala, yung second ko lang napanganak na ako. Kaya po ako, sabi ko, nako, bawal na akong mag-anak kasi nga po may goiter ako. Ayan. Kaya halos 30 years na po akong nakakainom ng radiation. Pero alam mo po, hanggang ngayon hindi na po siya bumabalik. Kasi po, lahat po ng sinabi sa akin na tamang kainin, ginagawa ko po. Kasi po, yung sa seafoods, kulang po kasi, dapat po kasi kakain kayo ng mga seafoods. Oo nga po, mahal, pero dapat po yan kakain kayo. Yung mga hipon, yung mga crabs, yung mga talangka. Alam mo po ba, paborito ko ang talangka. Nilalagay, ginagataan ko po yan. At saka with kuwan po, with sitaw. Kinakain ko po yan. Pag po yan ang ulam ko, nakakamay din po ako niyan pag talangka. Hindi po ba malalaki ang talangka? Lalaki po ng talangka namin eh. Ayan po, kuwan niyan. Halos kuwan po. Kumakain ako every other week. Makain po ako ng mga seafood, so mga pusit, mga ganyan po. Tapos po, yung crabs, yung hipon. Yung hipon po, hindi ako nawawalan. Halos talaga, sa loob ng isang linggo. At saka lahat ng ulam ko po talaga, nilalagyan ko ng hipon. Kaya po, masasarap ang, hindi po ba't masarap ang hipon sa mga sangkap. Yan, lalaki pa po ng hipon kong inilalagay. Mga mag-isa ka lang po ng sibuyas ba? Repolyo, yung cabbage, with hindi po ba yung sitsaro? Di po ba? Carrots. Tapos lalagyan ko po yan ng hipon at saka baboy. Ayan. Malalaki pa po yung hipon kong nilalagay. Para nga po, iyan po kasi kung nagsasawa ka na. Kasi po, yung pinaka-repolyo mo, yung mga maganda po yan. Di po ba? Yung cabbage. Yung mga ganyan. Yung cabbage po, repolyo. Tapos po, yung mga sitsaro. Yung po kasing, yung broccoli. Yung broccoli po, okay lang po na mahal sila, pero hindi ka naman po bibili ng napakaraming broccoli. Yung isang malaki lang po yon, gigisa mo po yon sa kahit ka po ilaga mo lang yung broccoli eh. Di po ba? At least, meron kang green na nakakain. Tsaka po yung talbos ng kamote, maganda po yan. Yan po ang ating pagkakainin para po tayo, hindi tayo magkaroon ng mga kung ano-anong sakit. At saka sinasabi nyo, nasabi mo rito, ang iyong buhok is brittle. Nagkakatanggal. Talaga pong hindi maganda ang iyong health. Kasi po, pag po kasi nag-brittle ang buhok mo, minsan po kasi iba-ibang klase ang brittle na buhok eh. Minsan po kasi meron niyang sa pinaka-scalp mo, meron ka pong makate? Yung kuwan, yung makate, balakubak, di po ba? Pag po ikaw nagkaroon ng balakubak, at saka para po bang naglalangib-langib ang scalp mo, talaga pong hindi maganda po ang health mo. At kaya po nagbibrittle ang buhok. Iyon po ang nangyayari. Di po ba? Kaya po sana tayo, palagi tayong, yung hygiene lang po talaga. Opo. Kahit nga po ngipin natin eh, pag tayo po ay hindi healthy, pati po ngipin natin, nagkakatanggal-tanggal, basta po iyan eh, lumuluwag na lang at basta. Yung edad ko po na to, ala po akong kuwan,
wala akong ano tawag dito, pustiso na la yung iba po ba, hindi ba mga pustiso ang cook, ang ngipin? Ay, yeah, hindi po yan kakuwang ko. Hindi ko po kaibigan yung mga ganyan na pustiso. Kasi po pag may pustiso ka, hindi ka makakain ng gusto mo, hindi ka makapangos ng tubo. Eh ako po, hindi nahihiya, nakakapangos ako ng tubo, nakakapangos ako ng kuha. Kasi po alam mo yan, para tumibay ang iyong ngipin, huwag ka pong kakain ng mga, hindi po ba minsan, kakain ka ng mga singkamas, kakainin mo. Alam mo po ba pag kumakain ako na, paborito ko po ang singkamas eh. Pagkakain ka po ng singkamas, siyempre, pabalatan mo, hihiwa-hiwain mo po yun. Huwag mong kakainin yung buong singkamas, buong apple. Yung apple po, hinihiwa-hiwa ko yan. Ayoko pong kagatin na kuwang. Kasi nga po, mapo-force ang ngipin ko, yung edad ko na to, baka mamaya, hindi kaya nung ngipin ko, yung pinaka, yung pagkagat ko ng mansanas o kuwan o yung singkamas, mahirap po yun. Kahit nga po yung kanalop, hinihiwa-hiwa ko pa po yan. Hindi ko po yan kinakain ng yung buho. Hindi ko po yan kinakain. Hinihiwa-hiwa ko na siya. Hihiwa-hiwain ko pa uli. Titinidurin ko po. At saka, yun po, ganun po kasi kung kumain eh. Kahit pakwan po, tinitinidur ko yan. Hinihiwa-hiwa ko po. Ayokong mabigla ang ngipin ko. Kasi po, pag ikaw eh nagkaroon ng pustiso, papangit ka. Di po ba? Pag nawalan ka ng ngipin, tatanda ka. Magkakaroon ka ng wrinkles. Kaya talaga po iyan, yan po kasi turo sa akin ng magulang ko, ng lola ko, maliit pa lang ako. Kaya inalagaan ko po talaga ang aking ngipin. Lahat ng bawal, hindi ko po ginagawa. Yun lang po. Yung mga candy, hindi po ako kumakain ng candy na matitigas. Bako niyang kumakain. At saka pag natural lang, kakain ako ng chocolate po, di ba? Yung mga galing na kuwan. Makain po ako niyan. Pagkakain ko po ng chocolate, magbabras ako. Hindi pwedeng hindi ako magbabras. At ayoko po, o kaya po, pag ako'y nasa labas, palagi po akong may dental floss na dala. Pag kumain ako, tinatanggal ko yung may chocolate man, iinom ako ng water, tapos tatanggalin ko, baka may nakasingit na mga, kasi po ang chocolate po kasi, hindi po ba, may mga singit-singit yan pag kinain mo. E de syempre, may dental floss po ako palagi. Kaya hindi po ako nawawalan sa bag ko ng dental floss, yung mga ganyan. At saka yung mga mentos, yung mga ganyan. Kasi po, yan po, nakakatulong po yan sa ating bibig para po tayo ay maganda ang ating paghinga, maganda ang ating pag gumiti tayo, ang ganda ng ngipin natin, hindi tayo nahihiyang ngumiti. Kasi pag po kasi pustiso yan, pag gumiti ka, nakikita po yung pinakakuha ng pustiso, halatang halata na pustiso, kahit po maganda yung ngipin mo, ay nako, mas maganda pa rin po itong ngipin ko na totoo kesa sa pustiso. Gano'n. At saka alam mo po ba, ang pustiso, mabaho ang amoy. Pag hindi ka po marunong mag-alaga niyan. Ang bibig mo po, ang baho, amoy basta po, parang kinulob na, kinulob sa baul na hindi mo maintindihan. Yan po. Ang paglinis po ng pustiso, suka with salt. Yun po, magdamag mong i-kuko, pero babrasin mo po muna ang pustiso, tapos po, bubuhusan mo ng, ibababad mo po sa suka. Sa maliit na lalagyan lang po yung kakasyang yung pustiso. Baka naman po isang wataw na suka yung maubos dun sa pagbabad mo rin sa iyong pustiso. Ayun, lagay mo lang po sa isang lalagyan, nakasyang kasi yung pustiso mo. Tapos po, lagyan mo ng asin. Para po, yun ang maganda po sa iyong pustiso. Di po ba? Ayun. Ito pa, Miss Treasure, okay po yan. Okay po yung sinasabi mo na pustiso. Kasi po, ginawa ko po nung narinig ko sa iyo. Pati po, yung virgin coconut oil, yung ipupunas sa akin. Anong ipupunas sa iyo? Baka ang ibig mong sabihin,
Oo, yung suka, oo, tama. Thank you at ginagawa mo yon, no? At thank you rin at na marami akong na marami ko kayong natutulungan kasi po yan, hindi na kayo bibili ng napakamahal kasi alam mo po ba yung paglinis ng pustiso, mahal po yan. May bibili po kayo niyan para kung wala po kayong pera, babaho yung bibig nyo, yung pustiso nyo mangingitim. Yung pong suka at asin, pampaputi po yan ang pustiso, matatanggal po yung singit-singit ninyo sa pustiso nyo. Yung mga, siyempre, hindi po ba, may mga kuha na tayo dyan, may mga singit-singit, mga stain, hindi po ba, matatanggal po yung stains na yon sa pustiso. Yung mga stain na yon, matatanggal po yon. Pag nilagyan po nyo na sukat tsaka kuwan, sukat tsaka salt, yun po, magdamag po nyo pagkatapos po nyo pagka gising nyo sa umaga, magbrush na, brushin po nyo yung pustiso nyo, then ilagay nyo. Napakahigpit po nun kesa sa bibili po kayo ng pampahigpit ng pustiso, gagastos na naman po kayo, mas maganda po yung hindi na kayo gagastos, yung suka lang at ganyan. At ako po'y natutuwa at nagpapasalamat kayo at marami kayong natututunan sa mga may mga pustiso. At saka salamat po sa inyo at nagagawa nyo yung aking sinasabi. At yung isa pa pong text mo, yung virgin coconut oil po, yung virgin coconut oil po, yung pong sa may mga eczema, kahit po sa vagina nyo na makati, kasi po, pag po diabetic kayo, makakati po talaga ang vagina nyo. Kasi po, yung po kasing, siyempre po, nagkakaroon po tayo, lalo po yung may asukal po, di po ba? Magkakasugat-sugat po yan eh, susugat po yan. Ang virgin coconut oil po, yan lang po ipunas ninyo. Kahit po lagyan ninyo yan ng asukal, ang ganda po niyan. Kahit nga po, lagyan nyo ng kalamansi eh, hindi po yan mahapdi, maniwala po kayo sa akin. Hahapdi lang po yan kung may sakit po kayo. Hahapdi po yan. Pero pag walang sugat, yung vagina nyo, hindi po yan hahapdi, masarap po ang pakiramdam nyo. Okay? Okay po, mag-music po muna tayo.